Kantang tanghali po. Oh, good day to everybody. And po, is another round of ice candy naman ang ating gagawin ngayong araw na ito ng Martes. Tapos na po tayo sa regular schedule natin for today. Ngayon po, upon request po ang ating gagawin ngayon ng ice candy. Request po ng apo at pamangkin. Oh, ang ating mga sangkap, ang ating gagawin is cookies and cream ice candy. Ito pa ang ating mga ingredients. Oreo, ang pinaka-cookies natin. Lalagyan natin ng sago, asukal, yung Nestle cream, condensed, ebap, tsaka yung cornstarch. Marami na po tayong tinignan na cookies and cream sa YouTube. Ito po ang parang the best akin na parang masarap sa nakita kong format na paggawa ng cookies and cream ice candy. Yan po, yun po ang gagaya natin, may Nestle cream. Isin po muna natin at lutuin ang ating sago sa 3 cups of water na may half cup na brown sugar. Bali, more than 1 cup po itong sago natin. Parang 1 and 1. Parang 2/3 ganun. O 3/4 cup ang sago. Ang niluluto po natin ang ating sago, turugin na natin po itong ating cookies na Oreo. Dinagdagan po natin ng tubig yung ating sago at kulang pala yung 3 cups na water. Hindi pa luto ang sago. Yan po, nadurog na po natin ang Oreo. Bali, 6 po ire. Dapat siyam, nakain po yung 3 niya po. Ice candy base po natin, bali 24 cups of water. Nilagyan po natin ng 3 cups of cornstarch plus 1 cup and a half na sugar. Lulutuin po na natin ang ating ice candy base. Ating cornstarch, lulutuin muna natin. Malapot na po. Isabay na po natin ang ating Nestle Cream All Purpose sa ating ice candy base. Haluin. Yung ating condensed po at saka yung ebap, ihahalo na lang po natin pag napalamig na ito. Kasi parang pansin ko mas malasa pag hindi na halo sa halo yung niluluto yung contents saka sa ebap. At saka yung ebap pala. Po, luto ng ating ice candy base. Lalamigin na. Habang pinapalamig natin ang ating ice candy base, lagay na po natin yung isang cup na sweetened sago. Haluin po natin. Ang condensed at ang ebap. Ang ating cookies.
tinurog na cookies Oreo. Oh, ready to put in a plastic bag. Okay na rin po ang tamis. Noon pa lang kung ako yung tatrabaho pa sa Saudi, ako pinakapagtinda ng ice candy. Oo, nagtinda na ako ng ice candy sa Saudi. Eh, nasa site po ako noon, maluwag po sa site. Maluwag kong dahil ang pinaka-boss ko lang, yung sa nasa HR ako, hindi nasa HR lang. Yung maluwag sa oras, nagkagawa ko ng ice candy, tapos ininala ko po pag yung mga after lunch. Ang tinda ko noon, eh, 1 real ang isa. Mahaba ho din eh, yung tinda ko. Pinabili ko yon sa makamuwi ng galing Pilipinas nang pabili ako ng plastic. Kaya naman ako nakapagtinda noon kasi nga magre-retire, malapit na ako mag-retire. Hindi ko alam kung anong business gagawin ko. And naisip ko nga yung food. Ngayon, eh since mahihain ako, naisipan ko magtinda-tinda para yung inferiority complex ko mawala. Bukod sa pagkain, no, ang naisipang kumitinda kasi nag-aaral akong gumawa ng ice candy. Yun, ice candy nga ho. Naglalakok na eh, sa accommodation namin, di company accommodation, eh, may ma-provide do yun ang, may malaking rep kami doon na ang laki ng freezer. Eh, ilan lang kami sa isang kwarto, parang sa parang condominium type. Kapag kami sa isang flat, tapos tigil isang kwarto, at meron nga provided kami sa gamit. Eh, may malaking kaming ref doon, eh, may malaking freezer. Kaya libreng pwedeng gumawa ng ice candy talaga. Marami-rami din dito. Baka ako abuti ng alas 4 din eh. Eh, pasado alas 2 na ako. Nangyari na po tayong 30 ice candy. Lalagyan na po natin sa freezer para mamayang alas 5 may makain na yung mga bata. Natapos din. Bali, 71 ice candy yung nagawa na natin. 30 na yung nauna na nasa freezer. Ito, 41 pieces daw. Alas 4 na ho. 3:30 eh. Uhugasan na ho, bago ilalagay sa place para mawala lang kita.